Isa ka rin bang na-reject sa Instream Ads application? At ang sagot sa'yo ni Facebook ay ganito, "Unfortunately, your profile has not been approved to use Instream Ads. This page can sign up for monetization because it isn't following our partner monetization's policies." Diba nagtataka ka rin kung bakit walang nakalagay na pwede kang mag-reapply sa ganitong date? So, nararamdaman ko na kung kaya't naghahanap ka ng sagot at nandito ka ngayon sa aking vlog. So, ito na nga't sasagutin ko yung katanungan na yan. Mostly kasi ng mga na-reject dito sa application kay Instream Ads ay may nakalagay kung anong date sila pwede mag-reapply. Sa case ko at ikaw na nandito ngayon sa aking vlog, nagtataka ka kung bakit hindi ka rin linagyan ng date kung kailan ka pwedeng mag-reapply. So ito na nga po yung sagot. Yung akin nga po nung nag-apply ako sa Instream Ads application ay noong June 5. Pero during that time na nag-apply ako, alam kong meron akong account restriction sa aking personal account kung saan po connected ang aking Facebook page. At ang nakakatawa pa doon, talagang nagdasal pa ako na sana ma-approve. Eh alam ko namang meron akong restriction. Tapos umaasa ka na ma-approve ka. Eh ako naman, trinay ko lang kasi nga po, nabasa ko na pwedeng abutin ng 1 year ang restriction account. Kaya sabi ko, para na rin malaman ko kung ano yung magiging outcome kasi alam kong hindi lang ako yung may ganitong scenario na gustong malaman na kahit ba mayroon akong restriction account, ano ba ang mangyayari, ma-approve ba o hindi. So ngayon, isa na akong living testament na nagpapatutuo sa inyo na hindi po talaga po pwede na ma-approve ka kahit meron kang restriction account na mag-a-apply ka. So, hindi po talaga applicable yun. So, kayo na eligible na kayo for monetization or set up na kayo, wag nyo munang i-apply. Antayin yung mawala yung restriction account nyo. Kasi po, may bilang naman po kung kailan pwede mawala yung restriction account. 1 month naman po, nawawala yan. Unti-unti, nagbibilang si Facebook kung ilang days na lang yung remaining bago mawala yung iyong restriction account. So, tulad ko nga, so ito na nga, balik tayo dun sa June 5. So ang tagal, nagaantay ako ng mga 1 week kasi yung iba na panood ko, 3 days, 5 days, 7 days, may result na, which is approved na kapag kaganong mga date lang. Eh yung akin lumagpas na ng 1 week, nag 2 weeks na, wala pa rin. So total of 19 days, doon lang po nagkaroon ng results, which is noong June 24, yet. At yun nga, na-receive ko na yung reply ni Facebook na reject nga ang aking application. At yun na nga, nabasa na natin, walang date kasi kung nakalagay. Nandun na yung worried ko na kung may pag-asa pa bang mapasa ako. Kasi walang nakalagay na date, kaya medyo worried na ako. Sabi ko, 1 month, titingnan ko kung pagbibigyan pa ako ni Facebook para mag-reapply dito sa aking Instream Ads. Hanggang sa nakapag-decide na nga ako na magpalit na ng admin kasi nga yung admin ko na may restriction eh hindi pa naaalis nga yung restriction account. So nagpalit na ako ng ibang Facebook account ko, yun yung ginamit ko na admin dito sa page ko ngayon na Kuya San Vlog. Nagpalit na ako. So ito na ngayong araw, July 7, nagkaroon na ng sip up for monetization ulit. Ibig sabihin, pwede na akong mag-reapply ulit. Nagulat lang ako kasi wala pang 1 month, may set up na naman tayo. So, sinagdi lang ako from June 24 hanggang ngayong araw na to na July 7, total of 13 days lang po. Pinayagan na naman ako mag-reapply ni Facebook. So, hindi pala totoo na kailangan mag-antay ka ng 1 month or 2 months or 1 year dahil nga dun sa restriction. Ang case ko naman kasi is nagpalit na ako ng admin Facebook account. Kaya siguro, hindi na pinaabot ng 1 month. Yun yung intindi ko. Okay? So, kung kayo wala kayong ibang Facebook na pwedeng mag-handle sa page nyo,
create na lang po kayo ng panibagong Facebook. Pero syempre, patatagalin nyo muna yun ng 30 days. Huwag naman agad siguro i-transfer nyo agad yung page nyo dito sa bagong gawa nyong Facebook. Kasi baka mamaya magkaroon pa ng problema, hindi natin alam. So ngayon, ang napansin ko dun sa luma kong admin ng aking page, yung account restriction doon unti-unti nagbabawas every day, nagbabawas kung ilang days na lang mawawala na ang aking restriction account. Halimbawa ngayon, may nakalagay doon sa restriction account ko na 11 days to go. Parang something ganon. Tapos kinabukasan, 10 days to go. Parang ganon. Nagbabawas siya every day. Ibig sabihin, unti-unti siyang mawawala na ang aking restriction account. Ngayon, may bago na akong admin sa aking page na Kuya San Vlog. Parang ayaw ko siyang i-proceed na i-set up doon sa bago kong admin. Kasi nga po, nakapag-set up na ako doon sa old admin account ko ng InStream Ads at meron na akong nakaregister doon na stars. So meron na akong record doon, kumbaga, for payment. Hindi ko na kailangan mag-fill out ng another information kasi ang gagawin ko na lang doon, mag-next-next na lang ako. Kaya iniisip ko na antayin ko na lang mawala yung aking restriction account, parang 10 days na lang naman, kaysa i-set up ko dito sa bagong admin ko na Facebook na kung saan ay mag-fill out na naman ako ng another information. Hindi lang ako komportable dito sa panibagong admin ko. Kasi nga, mag-fill out na naman ako ng another information. E nung nakaraan, nag-try akong mag-apply ng stars ko dito sa bagong admin ko. Kasi buksan ko yung professional mode, tapos available na yung stars. Nag-sign up ako doon, hindi tinatanggap, nagsasamting went wrong siya. So, kung i-apply ko rin yung InStream Ads ko ngayon, dito sa bagong admin ko, parang baka magka-problema lang din naman, kaya ayaw ko na lang. Aantayin ko na lang mawala yung restriction account ko dito sa luma kong admin. Ibabalik ko ulit yung aking page dun sa luma kong admin. Dun talaga siya original na nakalagay. So sa mga hindi pa nakakabuo ng requirements ni Facebook sa InStream Ads ay huwag po kayong mawawala ng pag-asa kasi ako man din ay nagmula dun sa nangangarap lang ako na sana makabuo ako ng 60,000 minutes viewed sa una. Ang hirap niya talaga kunin pero yun niya ang ginawa ko sa kanya ay talagang nag-record ako everyday ng kung magkano ang nadadagdag na minutes viewed. Ninonote ko sa aking phone doon sa my notes para nakikita ko kung ilang minutes yung nadadagdag everyday. Ibig sabihin po, araw-araw din ako nag-upload ng mga long form videos, 3 minutes pataas, tapos reels nag-upload ako, tapos nag-live din ako. Mas lalo ako nanggigigil kasi nga po nakikita ko everyday nagkakaroon ako ng additional minutes viewed kasi nga trinatabaho ko. Hindi ako yung nag-aantay na aantayin ko muna dumami yung views ng in-upload ko kahapon. Hindi ganon. Dapat po kahit walang nanonood dyan sa iba mong video, gumawa ka ng gumawa kasi malay mo dun sa ilang videos na ina-upload mo ng tuloy-tuloy ay mag-viral. At yun yung humatak ng minutes viewed mo. Yung followers i-workout mo lang pero huwag ka naman yung abusado na sa isang araw mag-follow ka ng mga 50 na or more than that kasi baka naman mapalo ka rin. So sayang naman yung effort mo. Siguro tama na yung 10 or 15 a day. Huwag masyadong gahaman kasi ang labis na pagkagigil din naman ay meron din naman katumbas na kaparusahan kay Facebook. So dahan-dahan lang. Ang focus natin dito ay yung mas mapakita natin sa mga viewers yung ating ability para gumawa ng content na kahit paano ay may information na makukuha. Kung hindi man information, kung hindi ka magaling sa ganung part, yung entertainment, yung kung marunong ka magpasaya, magpatawa, as long as meron ka maibabahaging mensahe at kasiyahan sa kalooban ng ibang tao, gawin mo. Baka isa sa mga content mo ay mag-viral. Alright, so yun lamang po. I hope na nakatulong ang aking vlog sa araw na ito. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa mga co-vloggers ko, sa mga ka-shoppers natin, at saka sa mga non-vloggers na solid supporters. Maraming salamat. Have a great day, everyone!